Ako po'y simpleng tao lang na nangarap, puno-puno ng pangarap. Kailangan kong ipaglaban ko rin nakita ko. Hello po, Optimians, at sa lahat na nakakilala sa akin. Ako nga po pala si Maricris Maisa mula po sa Torrijos, Marinduque. Pinagmamalaki ko po na grabe po ang achievement ko na nakuha dito sa One Opti Lifestyle. Ako po ay pang-apat sa pitong magkakapatid. Ang buhay po namin sa probinsya, magsasaka lang po ang aking mga magulang. Mahirap lang po ang aming pamilya. Kinabubuhay po namin noon, mag-alaga lang ng mga hayop ang aking pamilya. Kapag tapos naman po ng pag-aaral ng isa kong kapatid, pero kami pong mga kakapatid, bukod po sa akin, vocational graduate po ako. Lumawas po ako ng Manila para maghanap po ng trabaho. Isa po akong breadwinner din ng family. Hanggang sa nakilala ko po, nahanap ko po ang isang agency para sa SM. Butcher po ako sa loob po ng 11 years. Ngayon, hindi ko po napapansin sa haba-haba ng panahon na pagtatrabaho ko. Wala naman po akong naipon. Hanggang sa nagkaroon po ako ng asawa, ngayon po meron na akong dalawang anak. Ang mga anak ko po noon, iniwan ko sa probinsya para magtuloy-tuloy po yung trabaho ko. 1 month pa lang po ang anak ko, iniwan ko na sa nanay ko. Merong isang tao na nagpakilala habang nagtatrabaho po ako as butcher. Merong ako isang tao, kaibigan, na dinala ko sa kumpanyang ito. Kidnap po yung ginawa niya sa akin dahil nga magkakilala kami. Ang ginawa niya, pinuntahan niya po ako sa outlet. Then, niyaya niya po ako, mag-inom daw kami. Pero hindi ko po sukatakalain na dalhin niya po ako sa Welcome Rotonda. Doon po yung head office ng One Opti Lifestyle. Dinali na po ako doon na hindi ko po alam na seminar pala ng One Opti. Hindi ko po naintindihan yung nakita ko na presentation. Ang mahirap po dito, hindi ko po alam paano ko siya sisimulan kasi unang-una, 11 years po nakasala ang aming ATM sa aming mag-asawa. Nangutang po ako sa may-ari ng bahay namin. Sabi ko, gagawa ko lang para maka-join sa company na to. Ginawa ko si Opti ng buong buo. Binugbog ko ang aking sarili sa kaalaman. Pagkatapos sa trabaho, punta ako ng head office. Inaabot po ako ng madaling araw. Buti na lang mayroong mga trainings, lalong-lalo na yung team building. Doon po ako na-mold na tumayo at ipaglaban. Pagka-graduate ko po ng team building, doon ko naintindihan na ang taong may pangarap, kailangan hindi ka magpatinag kahit asawa mo pa, kahit pamilya mo pa, kasi mararamdaman mo na ito yung pwedeng magbago ng buhay mo. Umuwi ako sa bahay, lalo ng team building. Halos hiwalayan ako ng asawa ko. Hindi ba hanggang umaga ngayon? Sinabi ko naman sa'yo. Lang yung team building niya, hanggang alas 4? Meron mag team building na ganyan? Hindi ba nga, kailangan ko kasi umatin noon. Ano oras na? Meron ka pang, may interview ka pa sa Canada. Ano, mag-opti ka na lang talaga? Hindi lang ko sa'yo, gusto ko niya. Atin pa rin naman ako ng interview. Ikaw, bahala ka. Ikaw rin ang mahirapan, di naman ako. Hindi mo ba nakikita to? Ito yung dream board ko. Nandiyan yung bahay, nandiyan yung sasakyan, nandiyan yung tingin sasakyan ng mga anak natin. May bibigay ni Opti yan? Alokohan yan. Dream board. Nung daladala ko yung dream board ko sa harap niya, sabi ko ito yung mangyayari sa atin. After 3 years, paniwalaan ko lang ako. Yung nakadrawing sa dream board na yun, bahay, lupa, sasakyan. Tapos yung makasama yung mga anak ko na full time. Sabi ko, magyayari to after 3 years or 2 years, kung gusto nga niya. Alam niyo po, hindi pa rin siya nakinig. Isa ako sa mga nag-negative din sa kanya. Isa rin ako sa mga hindi naniwala, nag-reject, nag-discourage din sa kanya na baka walang mangyari dyan. Baka maulit-ulit. Baka mahirapan ka dyan. Ang dami ko pong baka nung nag-uumpisa. Kasi nga po,
hindi ko siya linya at hindi ko rin alam kung paano magsimula. Kasi daming ayaw, ang daming hindi naniniwala, ang daming hindi naiintindihan. Marami akong mga kakilala, hindi naniniwala sa akin. Pero hindi po ako tumigil. Sabi ko sa kanya, kung ayaw mo ako na lang para sa pamilya ko, sa magulang ko, sa dalawa nating anak. Sa kasamang palad na meron po nangyari, yun, isa po sa naranasan namin, yung inakyat yung bahay namin. Nakuha lahat, wala pong natira. May natira man po, 20 pesos lang. Ma'am sir, ang hirap ng ano, ang hirap gumalaw kapag merong mabigat. Pero kapag nakafocus ka doon sa pangarap mo, na kaya pala niya ibigay yung mga bagay na hindi mo naranasan noon. Kahit hindi mo naranasan sa mga magulang ko. Pero ikaw yung magparanas para sa kanila. Year 2017, nakuha ko po ang kauna-unang award. Yung po yung rookie awardee. Total accumulation po, 100,000. Pangalawa po, Achievers Awardee, 250,000. Year 2018, nakuha ko din po ang Movers Awardee. Nag first year anniversary po si One of T noong February 1, 2019. Nakuha ko po ang M Club or Millionaires Club Awardee. Itong 2020, hindi ko po sukatakalain na ma-hit ko po ang Icon Club. Total accumulation po noon, 6 million. Napakabilis ng panahon. Nangyari po yan, August 25, 2020. And then po, from August up to December 2020, nagkaroon naman po ako ng Chairman Circle o yung tinatawag na total accumulation po na 10 million. Ibig sabihin po, 4 to 5 months lang po ang agwat niya. Hanggang sa nagkaroon po ako ng sasakyan. Nung unang sasakyan ko po, yung Toyota brand new car na Bios, nakuha ko po yun noong 2017. Tuloy-tuloy lang sa pag-opti hanggang sa ibinigay sa akin ang pangalawang sasakyan. Yan po yung ano, Fortuner. Itong nakaraang buwan lang. Ito lang, last month, nagkaroon naman ako ng bahay. Yung bahay ko na nakuha noong 2018, pinaganda ko siya, ni-renovate ko siya nang dahil sa opti. Tara, tingnan niyo yung aking bahay. Ito po yung isa sa mga katas ni One of the Lifestyle. Tara po, tingnan niyo po ng munting sala. Yan, ito naman po yung bedroom. Katabi po siya ng pinagawa kong maliit na office. Pero sa kasalukuyan, meron po tayong pinakagawa pong speaker. Si Coach Bryant. Ito po yung aking mga awards. Bagong gawa lang din po ito, medyo hindi pa tapos. Tapos syempre, mayroon na time stock dahil ito yung business natin. Akyat po tayo dito. Makikita nyo po yung napakagandang view. Napakagandang view. Yan o. Pansin nyo po, sobrang yan, nakaka-relax dito. Yan. Pagka ako po ay magang uwi, minsan muya ko ng bahay. Tapos diretso kami sa mag-asawa, nagko-coffee, opti-coffee. Tapos pahangin ng konti, kwentuhan. Isa pa po sa nangyari sa akin, yung makapag-travel ako sa iba't ibang lugar. Ang masarap po doon sa nangyaring travel namin, wala po akong inilabas kahit piso. Isa pa po sa napaganda dito sa One of the Lifestyle, yung makapag-aral po yung mga anak natin sa school. Meron kasi tayo tinatawag na GC. Yun, ang dalawa kong anak po, libre yung tuition fee nila, yung tinatawag natin na TAP, Tuition Assistance Program. At meron din po tayong nakuha ng mga appliances. Lahat po yan. Wala ko nilabas na piso. Ganun po kaganda kay Opti. Gusto ko po magpasalamat unang-una sa pong may kapal. Lahat ng biyayang ipinagkaloob niya sa amin.
Ang latang ito po ay galing sa kanya. Sunod po, gusto ko po magpasalamat sa buo kong team. Lalo na po sa mga head uplines. Alam niyo na po kung sino kayo. Mga leaders na naging katuwang ko. Kung bakit tumabot ng 24,000 accounts ang buong team. Gusto kong pasalamatan si Ma'am James, si Sir Ruben. Siya po yung tumayong pangalawang magulang namin sa Sparta. Gusto ko rin po pasalamatan ng buong buo ng aking upline. Siya po yung dahilan kung bakit nakita ko si Optim. Upline Lester, maraming salamat sa lahat ng pag-uunawa at pag-guide mo sa akin kasama ng crew ko. Gusto ko pong pasalamatan ng sobra yung taong tumayo sa amin. Napakabait, napakahambol, grabe ang pagtulog sa kabuuan ng Spartan. Sir God, maraming salamat po sa inyo ni Ma'am Brent. Kasi po, hindi pa po nagtatagal na nawalan ako ng nanay. Pero sila yung nagpalakas ang loob ko, kasama sila Sir Lester, yan sila Sir Nick. Siyempre gusto ko magpasalamat kay mahal na chairman, Sir Marvin Baro. Sir Marvin, maraming salamat sa lahat. Kasi may ganitong kumpanya. Kung may problema ako, yakapin ka lang, wala na. Ikaw po yung tao, walang kaarte-arte. Siyempre gusto ko pong pasalamatan ang aking pamilya at ang aking asawa na naging katuwang ko sa ganitong tagumpay. Bago ko po nakuha ang mga achievement na to, maraming pinagdaanan, maraming mga pagsubok. Ako po'y simpleng tao lang na nangarap, puno-puno ng pangarap. Pero dahil may mga tao nagtitiwala at merong mas malaki ang pangarap kaysa sa akin, kailangan ko magtuloy-tuloy. Kailangan kong ipaglaban kung rin nakita ko. Kailangan kong iparamdam sa tao kung gaano kalaki ang opportunity o chance na ibibigay sa atin. Kaya okay lang mahirapan. Okay lang din mabagal. Basta wag na wag ka mag-upit sa pangarap ko. Kung anong po'y pinagdaanan namin ng 3 taon, hanggang ngayon, dinanamnam po namin. Para kapag naging successful ka, hindi lang kwento ko ang maririnig ko. Gusto kong marinig yung kwento mo. Mahirap pala talaga ang buhay. Pero hindi dahil po sa kanya, pinatunayan niya po talaga sa akin na kaya naming magbago ang buhay, yumaman, dahil kay Opti. Muli po, ako po si Marie Chris Maisa. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tao kasama ko ngayon at sa mga tao makakasama ko pa. Huwag tayong hihinto, tuloy-tuloy lang at kunin natin ang pangarap hanggang dulo.